Ang ating pinakabatang pasyente ngayon ay si Alfrea May. 5 buwan pa lamang ang batang ito at siya ay meron ng problema dahil nandun na ito nung siya ay pinanganak. Ang suggest po sa akin ng doktor po niya na operahan na po agad, kailangan lang po talaga maghanda ng malaking halaga. Wala naman po kami, di kaya po ang sabi ko at sinabihan din po nila ako na kung wala talaga kayong pera, maghantay na lang kayo ng tamang panahon at marami naman ding malalapitan. Ang batang ito ay mayroong cleft lip. May bingot po. Alam natin ang sanggol ay dapat inaalaga na mabuti at karapatan ng bawat kabataan na mabuhay, lumaki ng maayos. Ngunit napakahirap niyan para sa kanilang mga magulang pag nakikita kagad nila kapapanganak pa lamang ay meron ng problema. Gagawin nila ang lahat para sa kanilang anak. Bali, ang naging ano ko na lang po sa sarili ko, kahit po magkautang-utang na ako, mapagamot ko lang po siya. Yun po ang aking motivation sa sarili ko talaga mula nung nakita ko ang anak kong sinilang ganyan. Bali po, ito po, ang napagplanuhan po namin mag-asawa habang po, siyempre, hindi naman po namin din inaasahan yung aasa na, mahirap din yun po, hintayin na lang natin yung tulong na dadating sa atin, di mahirap din po. Di, ngayon po, nung simula nilabas siya, nakapagtrabaho nga po ako dito sa tabing dagat, ang ano ko po, yun, konting ipon-ipon, kahit maliit lang po yung kita, kahit pa paano po, yung, siyempre, kahit naman po sabihin natin tulong, hindi naman po natin masasabi na wala ka pa rin gagastusin eh. Di yun po, kahit pa paano, nagtatabi pa rin po kami ng pang ano sa kanya rin. Siyempre, kahit ganyan yung kondisyon, hindi naman po porkit ganyan yung kondisyon ng anak ko, hindi na namin kaya mapasaya yung mga sarili namin. Di siyempre, parang nasanay na rin po kami noong una, na kumbaga na nakakailang dahil siyempre, wala naman niya po kaming lahing ganyan. Nung mga unang buwan, padalawang buwan, yun, parang nasanay na po kami na parang normal na lang po na kahit makita namin ang anak namin ganyan, mga tulad ng mga kapatid ko, siyempre sila nasasaktan din. Yun, naging okay naman po. Di kahit nga po paano, tinitiis na lang din namin kahit masakit tingnan talaga. Ang pinanguhugutan po namin ng lakas, siyempre po, number one, ang Panginoon. Tapos, yan po, ang anak ko, dahil ako po, simula po talaga nilabas siyang aking anak, yun po talaga magpapalakas ng aking loob. At pag kung ano man pong desisyon, sa kanya lang po talaga ako nakatingin. Tulong po namin sa isa't isa dito po sa sityo po namin. Kumbaga po, may masarap kaming ulam, yung alam namin na labi sa aming pamilya. Kumbaga po, abot-abot lang po. Abotan ng maulam, kumbaga sila naman ang meron, o abotan naman kami. Yun po ang nagiging sitwasyon namin dito, lalot po yun nung nag-lockdown, tag-ulan. Ganyan lang po, bigayin lang po. Bali sa akin po, bilang ang mga nagpapatatag sa loob ko, ayan pong pamilya ko, yung mga kapatid ko. Dahil kung wala po sila, wala rin pong tatag na at malakas ang loob ang ginagawa ko sa pang-araw-araw. Sa lahat po ng ginagawa ko, sila po yung pinagkukuhanan ko ng lakas ng lakas. Bali po, ang pangarap ko sa pamilya ko, kahit simple lang, na maging maayos na buhay, ang anak ko yung lumaki ng may takot sa Diyos, may makapag-aral ng maayos, makatapos, at sana po ay maging, kumbaga, kahit papaano, pinipilit pa rin po namin mag-asawa na kung galing kami sa hirap, kahit papaano, nangangarap rin naman kami na umangat kahit konti. Bali po, ang banding po na ginagawa namin na gusto ng aming pamilya ay yung makapagsalo-salo kami sa may balsa, latag kami dyan ng dahon ng saging, budol fight po, yan po, tuwang-tuwa sila, tapos konting ligo. Siyempre po, kahit taga rito, hindi naman natin sasabihin na sawa na kami dyan, taga rito kami eh. Siyempre po, yung dagat, sawa na, pero yung banding ng pamilya, minsan lang po yun po yung habol namin, yung lahat kami magpapamilya, nagsasama-sama.
Maraming maraming salamat po sa SM kahit sa munting tulong na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po. Ngunit, ano nga ba ang dahilan? Bakit nagkakaroon ng ganitong mga depekto? Katulad ng cleft lip. Ang cleft lip ay isang uri ng depekto sa mukha kung saan mayroong hiwa ang labi ng babae. Meron tinatawag niya unilateral cleft lip o isa lamang. Meron namang tinatawag na bilateral cleft lip o dalawa ang hiwa. Ang pagkakaroon ng cleft lip ay karaniwan inuugnay sa pagbubuntis pa lamang ng ina. Maaaring meron siyang family history kung merong bata o kamag-anak na nagkaroon ng cleft lip o cleft palate. Yun ang mangalangala kung merong problema. Maaaring ang dahilan ay habang nagbubuntis ang ina, nagsisigarilyo o umiinom ng alak o hindi sapat ang pagkain o nutrients, kulang sa tinatawag na folic acid. Napaka-importante niyan para sa mga nagbubuntis at mura naman yung folic acid niyan. Kung nagkakaroon ng diabetes ang ina sa pagbubuntis, maaaring yan din po ay maging sanhi. Pag-inom ng gamot na ginagamit pag merong epilepsy o seizures habang nagbubuntis, ito'y maaaring dahilan. Ang pagiging sobrang paglaki ng katawan o yung obesity habang nagbubuntis, pagkakaroon ng infeksyon habang nagbubuntis, maaari pa itong malutas sa pamamagitan ng pag-opera sa bata. Higit sa lahat, napaka-importante ng prevention kesa dun sa cure. Para sa mga nais tumulong kay Alfria May, nasa screen natin ang ating bank account. Pwede rin ka mag-donate sa atin sa pamamagitan ng GCash o sa pamamagitan ng Shopee. Sa Shopee, i-search lamang ang kapwa ko, mahal ko para makapag-donate kayo gamit yung kanilang donation vouchers. Maaari din kayo mag-donate sa pamamagitan ng ating website. Tsadyain kami sa www.kapwako.org. At para makasiguro kayo na doon sa tinutukoy niyong tulungan mapunta ang iyong donasyon, ilagay po yung pangalan ng pasyente, si Alfria May Idjao. Ilagay yung halaga at ipadala sa donate@kapwako.org. Maraming salamat po.